Nagising si Arkanghel sa isang maliit na parisukat na bahay na sakop ang isang maliit na kusina at palikuran. Tumayo ito mula sa pagkakahiga sa sahig na nasasapinan ng banig at lumang kumot. Sinimulan niya na ang pag-aasikaso sa sarili. Matapos makaluto at kumain, pumasok si Arkanghel sa banyo upang maligo. Tumingin ito sa salamin at nagbuntong hininga. Ay, panahon na. Wika ng binata sa sarili. December 25, 1997. Bumisita sa Pilipinas mula sa Amerika ang pamilya Barcelona para sa isang pagpupulong na gaganapin ng kanilang organisasyon at negosyo. Ang Barcelona family ay isang sikat na pamilya sa North California. Majority sa mga naglalakihang business doon ay kanilang pagmamay-ari. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, bukod sa business na kanilang nalalaman patungkol sa pamilya Barcelona, sila rin ang namumuno sa kilala at kinatatakotang black organization na Monarch. Ang Monarch ay isang organisasyon na magkaiba ang pagkakakilala ng mga nasa underground at ng nasa mga public. Dahil sa kakaiba nitong mga ginagawa, meron kasi itong mga charity at kung ano-ano pang events na nakakatulong sa mga tao. Subalit sa kabila nito, sila ang organisasyon na hindi mo pwede tablahin dahil masyado silang brutal sa pagganti sa mga taong may atraso sa kanila. Master, humihingi po ako ng pahintulot na igala at ilibot ang iyong master habang nandito tayo sa Pilipinas. Total, makalipas ang ilang taon ay ngayon na lamang muli tayo nakabalik sa ating bayan. Wika ng isang may edad na babae na itinalagang magbantay sa bunsong anak ng mga Barcelona. Permission granted, pero bumalik kayo dito ah, bago mag alas 7 ng gabi dahil magsisimula na ang pagsasanay ni Arkanghel. Maliwanag ba? Sagot naman ng head of the family na si Baron. Si Baron Barcelona ay isang half Filipino-American. Lumaki ito nang walang kinilalang ama. Lumaki si Baron sa Pilipinas. Dito ay nahubog siya ng panahon sa pakikipag-away sa kalye. Natutong dumiskarte sa murang edad hanggang sa pinalad siyang yumaman matapos makapulot ng isang malaking halaga na nasa loob ng isang kulay itim na bag na nakita niyang itinapon sa basurahan ng mga lalaking tumatakbo habang hinahabol ng mga alagad ng batas. Ang perang napulot ni Baron ay ginamit niya sa panimula ng kanyang business at sunerte namang lumago. Habang tumatagal ay gumaganda na ang kanyang buhay hanggang sa may nakilala siyang babae na kanyang minahal. Subalit ang relasyon nila ay tumagal lamang ng ilang taon dahil nagtapos din ito sa isang masalimuot na pangyayari. Pauwi na noon sila Baron galing sa kanilang business kasama ang kanyang ina at kasintahan nang biglang may tumambang sa kanilang sinasakyang kotse. Pinaulanan sila ng mga ito ng bala. Nagtamo ng maraming tama si Baron sa kanyang katawan pero sinerteng na buhay naman, subalit hindi naman umabot sa ospital ang kanyang ina at kasintahan na binawian na ng buhay. Labis ang paghihinagpis ni Baron sa nangyari at ipinangako niya sa kanyang sarili na pagbabayarin niya ang mga taong gumawa noon sa kanila. Kahit pa walang idea si Baron sa kung sino man ang taong ito, gusto niya pa din itong hanapin. Kaya naisipan niyang bumuo ng isang organisasyon na pinangalanan niyang Monarch. Piniling maigi ni Baron ang mga makakasama niya sa itinayo niyang organisasyon. Namili siya ng mga taong alam niyang hindi siya tatraydorin. At isa na nga dito si Veronica, ang best friend at ngayon ina ni Arkanghel at ang tagapangalaga ni Arkanghel na si Sheena o mas kilala bilang number 7. Ang organisasyon ni Baron ay binuo ng 10 tao at naglagay sila ng number code sa bawat isa bilang pagkakakilanlan sa kanila sa loob ng organisasyon. Si Baron ang number 1 at namumuno dito. Si Veronica naman ang number 3
at si Max Ford naman ang number 2 na best friend din ni Baron. Ang unang magiging layunin na inisip ni Baron sa organisasyon ay ang mangalap ng malaking pondo. Gamit ang kalahati ng perang kinita niya mula sa kanyang munting negosyo, ay pinasok niya sa pondo ng organisasyon at sinimulan na nila ang mga transaksyon sa underground. Noong una ay small time lamang sila dahil maliit lang ang pondo nila. Hanggang sa nakaisip muli si Baron ng isang diskarte. Pinatawag niya ang lahat ng miyembro ng kanilang organisasyon at ipinaliwanag sa mga ito kung ano ang gagawin. Si number 10 ang nangangalap ng mga impormasyon sa kung sinong tao ang target nila. Pinag-aralan nilang maigi ang bawat kilos at transaksyon ng mga kakilala nila na merong mga illegal na gawain. Dahil pinangako ni Baron na hindi papasukin ng organisasyon nila ang kahit anong ipinagbabawal na gamot, naisip niyang targetin ang mga ito. Pag nalaman nila na may malaking lakad ang isa sa mga drug dealer ay pinag-aaralan nila itong maigi para makagawa ng magandang plano. Tatambangan nila ito at pag naisagawa na nila ang plano ay lilimasin nila ang pera at ang mga armas ng mga ito at ibebenta nila sa black market. Matapos ang makailang ulit nilang pagsasagawa ng ganitong klaseng operasyon, nagiging stable na ang kanilang pondo at nagsimula na magtayo ng iba pang business si Baron. Sa loob ng isang magarang sasakyan, pinagmamasdan ng batang si Arcangel ang mga bagay na nakikita niya sa labas. Sobrang namamangha siya sa kanyang mga nasasaksihan. Napagpasyahan ni Sheena na bumaba na sa kanilang sinasakyan upang iparanas kay Arcangel ang pakiramdam na makipagsiksikan sa daan at makipaglaro sa mga batang kasing edad niya. Mula kasi nang ipinanganak si Arcangel ay wala itong masayang alaala dahil hindi ito pinapayagan ng kanyang ama na lumabas ng bahay. Meron naman siyang mga kasing edad na nagpupunta sa kanila, subalit hindi sila naglalaro dahil nagpupunta lamang ang mga ito para i-sparring sa kanya. Maraming lugar na ang napuntahan nila Arcangel noong araw ng Paskong iyon at isang lugar lang ang tumatak sa kanya. Yun ay ang isang maliit na palaruan sa isang maliit at hindi kilalang subdivision sa Manila. Lumipas pa ang ilang araw at naisipan muli ni Arcangel na bumalik sa palaruang iyon. Dahil kinabukasan ay babalik na sila sa nakalakihang bansa. Auntie Sheena, can I go back to the playground we were before, please? I think your dad, young master, is against about this. Because we're departing tomorrow, but I'll try to convince him, okay? Thank you, Auntie Sheena. Makalipas ang ilang oras ay kinausap ni Sheena si Baron patungkol sa hiling sa kanya ni Arcangel na agad namang pinayagan ni Veronica. Kahit number 1 pa sa organisasyon si Baron, ay si Veronica pa din ang number 1 pagdating sa bahay. Hindi kinokontra ni Baron si Veronica patungkol sa kung paano nito palalakihin si Arcangel. Pero dapat si Arcangel ang magmana ng kanyang mga negosyo at tumayong leader sa kanilang organisasyon pagdating ng panahon. Muling bumalik sila Arcangel at Sheena sa palaruan at muling naging masaya ang araw na iyon para sa bata. Meron itong bagong nakilala na kasing edad niya na si Lorraine. Si Lorraine ay nakilala niya noong araw na iyon matapos niya itong ipagtanggol sa mga batang nambubuli dito. Sa edad nilang 6 na taon, batak na ang katawan ni Arcangel dahil sa training na ipinatutupad ng kanyang ama sa kanya. Kaya para sa mga kasing edad niya ay malayo na ang agwat ng kanilang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban. Di ba naman yan? Kahit kailan at kahit pa lumaki na ako, hinding-hindi talaga ako magkakagusto sa mga mayayaman o may pera na tao. Wika ni Lorraine sa ngayon nakaupong si Arcangel sa kanyang harapan matapos mabugbog ang mga batang bully. Wait a minute. Bakit naman ayaw mo sa mayayaman? Tanong ni Arcangel kay Lorraine. Alam mo,
dahil ginagamit lang nila ang mga pera nila upang makuha yung mga bagay na hindi nila kayang makuha gamit yung sarili at natural nilang talento. Magsasalita pa sana si Arcangel nang makita niyang papalapit sa kanila si Sheena. Sinenya sa niya ito na huwag magsalita. Sinabihan ni Arcangel si Sheena na picturean sila gamit ang isang kamera na ginagamitan ng film. Ay kinuhaan ni Sheena si Arcangel at Lorraine ng isang litrato. Nagtataka man si Sheena ay hindi na niya muli pang nagsalita at sinunod lang ang utos ng bata hanggang sa sumapit na ang gabi. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang papalapit kay Sheena. Arcangel, bukas uli ah. Agahan mo para mahaba yung oras ng paglalaro natin. Sambit ni Lorraine, magsasalita sana si Sheena upang ipaalam dito ang pag-alis nila papuntang US kinabukasan. Ngunit laking gulat niya nang sumagot si Arcangel. Lorraine, kasi pasensya ka na ah. Pero mukhang matagal tayo muli magkita o baka nga hindi na. Malungkot na wika ni Arcangel. Bakit naman? Aalis ka ba? Saan ka ba pupunta? Ayaw ba ng auntie mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Sa totoo lang, masaya si Auntie Sheena na nakilala kita pero kasi uuwi na kaming probinsya bukas. May sakit kasi si Lolo at wala nang magbabantay sa bukid na tinataniman niya ng palay. Kaya ayun, baka di na ako mag-aral at magsaka na lang ako sa aming probinsya. Pagsisinungaling ni Arcangel kay Lorraine, nalabis naman na ikinabigla ni Sheena. Kita niya sa mukha ng kanyang young master ang lungkot, kaya inaya niya na itong umuwi. Naglakad muna sila ng malayo bago niya ipinatawag ang kanilang driver. Sa loob ng sasakyan ay tinanong ni Sheena si Arcangel kung bakit ito nagsinungaling. Auntie, when I talk to her after I beat up those bullies, she cried a lot and she said she never dated someone rich or wealthy because she said some of other rich people buy their achievements due to lack of their talents. Is that true? Napangiti naman si Sheena sa sinabi ni Arcangel. Hindi kasi lingid sa kaalaman ni Sheena na kahit nasa murang edad pa lamang si Arcangel ay batid na nila na advanced ito mag-isip kumpara sa mga kasing edad niya. Kinabukasan, maagang nag-asikaso sila Arcangel, subalit batid pa din sa mukha niya ang lungkot. Napansin naman ito ng mag-asawang Baron at Veronica. Oh, what's the problem, honey? Wika ni Veronica sa anak. Mommy, I met a kid yesterday. We're at the same age. And then I saved her to some kind of bullies, but she despised the wealthy people like us. Oh, what a girl. What's her reason to hate wealthy people? I think, mommy, she hates people who takes advantage on their money. Honey, I think I need to meet this little girl. Baron, my love, dahil mamaya pa naman yung flight natin, sasamahan ko muna si Arcangel na puntahan yung bata ngayong araw bago umalis. Wala nang nagawa si Baron kundi ang pumayag dahil alam niya sa sarili niya na kapag ginusto ni Veronica gawin ang isang bagay ay wala nang makakapigil dito. Nagsuot lamang sila ng isang ordinaryong kasuotan para kung sakaling makita nila ang bata ay hindi ito mag-isip na mayaman sila. Kasama si Sheena ay pinuntahan nila ang playground kung saan sila nagkakakilala at naglalaro. Subalit wala doon si Lorraine, kaya pinagtanong-tanong nila ito kung saan nakatira at swerte namang merong nakapagturo. Nakarating sila sa isang masikip na lugar na malapit sa palaruan at sa loob ng isang maliit na bahay, nakita nila ang isang batang babae na nag-aasikaso ng isang may edad na babae na nakaupo sa isang wheelchair. Lorraine! Tawag ni Arcangel sa bata. Nakita agad ni Sheena at Veronica ang saya ni Arcangel nung makita si Lorraine. Nagkatitigan pa ang dalawa at napangiti. Lumabas naman ang isa pang babae na halos kasing edad ni Veronica na ipinakilalang ina ni Lorraine.
Nakipag-usap muna si Veronica sa nanay ni Lorraine at hinayaan muna nila na makapaglaro ang mga bata. Makalipas ang isang oras ay kinausap na ni Veronica si Lorraine. Hello, ako nga pala si Veronica, ang mama ni Ark. Salamat at nakilala ka ng anak ko. Balita ko ayaw mo daw sa mayayamang tao. Bakit? Kasi po, akala nila kaya nilang bilhin ng lahat. Ginagamit nila ang pera nila para lang makapanlamang at higit sa lahat. Sila yung dahilan bakit naghihirap ngayon si Lola at nawawala si Papa. Nagkaroon ng maliit na idea si Veronica patungkol sa pinagdadaanan ng pamilya ng bata. Matapos ang maiksing pag-uusap ay nagpaalam na sila na aalis. Nalungkot naman si Veronica sa muling pagpapaalam ni Arcangel. Kaya nagsalita muli si Veronica at sinabi sa bata na mula sa araw na iyon ay wala nang manggugulo pa sa pamilya nila. Kaya huwag na siyang mag-alala. Habang naglalakad papalayo ay muling nagsalita si Lorraine. Hindi na ba tayo magkikita? Hindi ko alam eh, pero sisikapin ko. Huwag mo kakalimutan ah. Nang makarating sila Veronica sa kanilang bahay, ay agad netong kinausap si Baron. Ikwento neto yung batang nakilala ni Arcangel at yung dahilan neto kung bakit niya kinamumuhian ang mga mayayaman. Matapos makapag-usap ng mag-asawa, kinuha ni Veronica ang kanyang cellphone at may tinawagan. Number 10, may ipapagawa ako sa'yo. Need nyo tong maasikaso agad, maliwanag. Ito muna ang i-priority nyo. Sumang-ayon naman ang kausap ni Veronica sa kabilang linya at kinuha ang detalye. Sa loob ng isang private plane, makikita ang malungkot na si Arcangel na nakatingin sa mga tanawin at inaalala ang ilang araw na masasayang nangyari sa kanyang buhay.